Yo, what's up mga kaibigan? Nalihin na tayo magkwentuhan. Kevin Love, patungo na nga ba sa buyout market? Curry, gumawa ng malaking tulong at Paul Millsap sa Nets, medyo lumalabo na. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kanina nga sa nauna kong video ay napag-usapan natin ang naganap na trade kung saan napunta si Lauri Markkanen sa Cleveland Cavaliers, isang power forward na may decent outside jumper at athleticism. Si Markkanen ay may edad ng 24 years old. So saktong-sakto nga siya sa young core ng Cavs na may Colin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro, Chedi Osman, Evan Mobley at Jarrett Allen. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan kung sino ang hindi sakto sa young core na ito? Ang aging veteran na si Kevin Love. Hindi mo talaga bibigyan ng 67 million contract si Lauri Markkanen kung mas gagamitin mo si Kevin Love kaysa dito. Kaya naman sa ngayon ay nagiging maliwanag na nga na patungo na sa buyout si Kevin Love. Dahil walang team nga ang handang tumanggap ng contract ni K-Love na mahigit 50 million pa. At sino pa nga ba ang team na nakaabang sa isang veteran na posibleng pumasok sa buyout market? Siyempre ang Los Angeles Lakers. Bukod na lang sa kanilang malapit na relasyon ni LeBron James, si Westbrook at Kevin Love ay college roommates na mga kaibigan at talagang matalik din na magkaibigan. Ganun pa man ay dapat din natin bigyan ng pansin dito ang Brooklyn Nets. Dahil tuwing summer nga ay madalas si Kevin Love magstay sa New York at may apartment din siya sa Tribeca, which is 20 minutes away sa Barclays Center na home court ng Brooklyn Nets. Kaya naman once again, Lakers at Nets ang mag-aagawan dito kung sakali man na matuloy ang buyout. Ngunit medyo sumisingit din nga ang Boston Celtics sa usapan at maghihintay pa tayo ng latest update dyan. Ang pinakabago lang natin na balita sa ngayon ay interesado ang Lakers kay K-Love at nagsisimula ng umaksyon ng Cavs upang may sagawa ang buyout. Bigyan lang din natin ng konting pansin ang pamilya ni Stephen Curry. Madami negatibong balita sa kanila regarding sa hiwalayan ni Dell at Sonya Curry. Ngunit sa positibong balita tayo, si Stephen Curry at ang kanyang asawa na si Aisha ay nakipag-partner sa Davidson College upang mabigyan ng scholarship ang mga babaeng atleta. So malaking panalo nga ito kay Stephen Curry. Kaya naman ilan lamang sila ni LeBron, KD, Giannis, Westbrook at iba pa na mga MVP on and off the court. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Brooklyn Nets. Ang team na ito ay considered nga sa mga rankings bilang ang heavy favorites sa magkampiyon sa season na ito. At yan nga ay dahil sa kanilang tatlong superstar na arguably ang tatlong pinakamagaling na ISO players sa NBA ngayon. Ganun pa man ay hindi pa nga tapos ang team na ito magpalakas dahil may mga balita nga na interesado din sila sa veteran na si Paul Millsap. Isang solid player na kayang mag-contribute off the bench. Ngunit medyo lumalabo nga ito mga kaibigan sa ngayon. Dahil ayon sa Bleacher Report, naghahanap umano si Millsap ng mid-level exception na aabot ng at least $6 million. At hindi nga kaya ng Nets sabigyan siya ng alok na higit pa sa minimum contract. At gusto din umano ni Millsap ng significant role, isang bagay na hindi tiyak sa Brooklyn Nets. Isa pa sa mga teams na interesado dito ay ang Golden State Warriors. Ngunit hindi naman ibig sabihin ito mga kaibigan ay 100% nang hindi mapupunta sa Nets si Paul Millsap. Dahil kapag wala nga natanggap si Millsap na deal na kanyang inaasahan, wala na nga siyang choice kundi ang pumirma ng isang minimum contract sa Nets o kaya naman sa Warriors. At yun lang naman po ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.